Hi, kumusta po kayo? Welcome once again sa Buhay Pinoy sa Amerika. Medyo matagal akong nawala kasi ang daming nangyari sa buhay. Sa ngayong episode, bibigyan ko kayo ng konting update tungkol sa Buhay Pinoy sa Amerika. Maraming cities sa Amerika na masasabi nating livable. Yung tipong konti lang ang demands financially and yet magkakaroon ka ng comfortable life, lalo na kapag kasama mo ang pamilya. Pero may mga cities din dito sa Amerika na napakamahal masyado. So ang question ngayon na sasagutin natin dito sa episode na to is how much income a family of four, kung kayo ay isang pamilya, maliit lang na pamilya, mag-asawa, tapos may dalawang anak, how much income do you need in order to live comfortably in the five most expensive US cities? So may mga cities kasi sa Amerika na masyadong mahal talaga. Ito yung lima na ito. Number one is San Francisco. So San Francisco sa California, ang average na household income nyo para mabuhay ng marangal at disente is $339,123. Again, it's $339,123. Sasabihin nyo siguro, napakamahal naman masyado. Well, yan ang demand sa San Francisco. Mataas ang cost of living, mataas lahat. Ang utilities, ang rental, ang real estate, mataas masyado. Number two, San Jose in California. So, sa San Jose rin, ang average na annual income dapat ay $334,547. Boston, Massachusetts, ito yung pangatlo. $319,738 sa Boston, Massachusetts po yan. Pag pinili nyong tumira sa Boston, dapat meron kayong ganitong household income o kaya mas mataas pa para magkaroon kayo ng disenteng buhay. Pang-apat, you will never believe this dun sa mga taga East Coast din, Arlington in Virginia. So, sa City of Arlington, sa State of Virginia, kailangan mo ng $318,573 para maging marangal ang buhay mo. And finally, sa New York City, $318,406. Ito yung average na household income para maging mabuhay ng marangal at disente ang pamilya mo. Siguro sabihin nyo, paano yun? Dun naman talaga ang trabaho ko. Dyan naman talaga sa isa sa mga cities na yan ang trabaho ko. So, kailangan dyan kami tumira. Hindi naman siguro kailangan. Yung necessity na tumira ka sa city na napakataas ng cost of living, hindi necessary yon. Pwede kang tumira sa outskirt
medyo mag ano ka mag sasakripisyo ka nga lang ng transportation mo to and from your workplace. Pero kahit papaano ma-reduce yung expenses. For example, ma-reduce yung siguro mas mura yung house rental, yung apartment rental kung andiyan ka pa lang sa stage na yan na magre-rent pa lang. Kung kukuha ka naman ng real estate, kukuha ka na ng bahay na huhulugan mo, siguro mas mura ang real estate dun sa mga outskirts, sa mga suburb, kumpara kung titira ka sa mga ganitong cities, San Francisco, San Jose, Boston, Arlington, and New York City. So, kanya-kanyang diskarte na lang tayo para mabawasan or ma-reduce yung ating expenses. Kasi may mga ano talaga scenarios o mga sitwasyon na hindi mo talaga maiiwasan na dito ka magtatrabaho. For example, nag-migrate ka sa Amerika, isa kang nurse, dito ka napunta sa isa sa mga medical centers ng San Francisco o ng San Jose o ng Boston o ng Arlington dito sa Virginia. Wala kang choice kundi makipagsapalaran sa ganyang kataas na cost of living. Pero depende sa diskarte mo kung paano ma-reduce yung expenses. Sana nakatulong to para ma-educate natin ang mga kababayan nating may plano pa lang na pumunta o kaya nandito na kasisimula na lang na mag-establish ng buhay nila. Hindi po sa lahat ng pagkakataon mahal ang kailangan mo ng napakaraming pera para mabuhay ng maayos sa Amerika. Kasi may mga lugar din talaga na average lang ang income and yet you can live decently. At hindi mo kailangang magsakripisyo na maghanap ng 2 to 3 jobs in order to live a decent life. Sana po nakatulong itong episode na to para magkaroon kayo ng konting understanding sa buhay Pinoy sa Amerika. Maraming salamat po.